Hello mga ka-OMA, mga kamanok, mga kasabungero. Yan, nandito po tayo ngayon sa OMA Antiquino Game Farm. At meron din po tayong i-discuss ngayon. Request po ng ating subscriber yan, no? Si Sir Edgar Sibayan. Good day, Lods. Next vlog mo, pakidiscuss mo naman about water intake ng mga fighter natin for the last 3 days of keeping. Thanks, Lod. Yan. Bago natin puntahan yung ating topic for today, is huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe, mag-comment. Yung comment ang pinakamalaga, idol, at saka yung share, no? Kasi sa comment, idol, dito po tayo magpapalitan ng changing of idea para at least may matutunan. Baka may maidagdag kayo, may maituturo kayo. Kailangan irespeto lang po natin yung komento ng bawat isa. Kaya Boss Kapuringgit Backyard naman, idol, ganun talaga, minsan may kontra, basta tama, tuloy lang, idol. Yep, alam nyo, idol, malaking tulong po kasi yan, eh. Mga negative comment. Hindi po lahat ng negative comment, mga idol, is nakakasama. Yan. Kasi yun yung kanilang panuntunan o kanilang paniniwala. So, irespeto pa rin natin yan. Malaking tulong po yan. Kasi para at least may mapapag-usapan po tayo. Kami po dito sa OMA Antiquino Game Farm, uulitin ko lang, mga idol, no? Kami po, kaya may hindi po mahalaga yung wingban sa lahat ng mga manok. Nananalo nga yung walang wingban. Nananalo nga po yung binigay lang o pinahiram lang sa'yo. Yun pa kalang, kayang in-acquired mo sa mga kilalang breeder, pagkatapos may mga wingban. Yung wingban, mga idol, ang gamit po dyan is personal wingban. Personalize mo yan, eh. Kumbaga, sarili mo yan. Ibig sabihin, kaya may wingban ang manok mo dahil iyo ito. Pinapakilala mo po na ito ang breeding mo. Yun. Pagkatapos, sa mga wingban naman, importante po yung wingban pagdating sa asosasyon naman. Kasi, halimbawa, lalaban ka po sa mga stagan, paano tayo makakalaban, mga idol, kung wala pong wingban yung ating manok? Kailangan po wingban kung lumalaban ka po sa mga event. Ngayon, kung sa tayo po yung hack fight lang tayo naglalaban, hindi po importante yung wingban. Pari-parehas na po manok yan. Gaya ng uulitin ko, mga idol, nananalo nga yung pinahiram lang sa iyong materyales. Yun pakala yung galing doon mismo sa mga kilalang breeder na syempre nag-spend ka ng time dyan, nag-effort ka dyan, no? Para lang makuha yung isang bagay na gusto mo. Yung mga ganyan, mga idol, irerespeto natin yan kasi malaking tulong po yan. Roland Abyog, yan, matagal na nating subscriber to, idol. Kasi panahon pa ng McLean yung tinatanong sa atin, no? Idol, kamusta McLean mo from B-Boy? Yan, from Sir B-Boy, no? Idol, yung McLean ko kay Sir B-Boy is talagang maganda yung kanilang winning percentage. Maraming pinanalo at binigay sila nila sa akin na swerte. Ngunit nawala na po yun kasi nung panahon ng pandemic, idol, aaminin man natin o hindi, no? Ako, naging honest lang po ako, is naibenta ko po kasi yun. Yan. Kasi kailangan po natin. May isang bagay, idol, na kahit na importante yan sa'yo, kailangan mong i-dispose yan para rin sa sarili natin. Para makatulong po sa ating pamilya, no? Sa ating sarili din. So, dito na tayo, mga idol, no, sa ating i-discuss. Ay, shoutout pa pala sa 3 brothers, no, ng Nobeleta. Yan, shoutout sa inyo, 3 brothers ng Nobeleta. So, dito na tayo. Punta na tayo sa discussion natin, 3 days before keeping. So, ang pag-i-intake po ng tubig, no. Ako, idol, pagdating sa 3 days intake, yon, yung keeping natin, nagbabawas na po ako yan. So, una, unlimited. Pagkatapos, pagdating ng 3 days, 5 dip na lang po yan. Pagkatapos sa tanghali, hindi na po ako nagpapainom. Ang ginagamit ko na lang po dyan is yung merienda. Mayroong Quaker Oats, saging at saka dextrose powder. Yun po yung pinapamerienda natin sa tanghali sa ating mga alagang hinahanda. So pagdating ng 2 days, 4 dip na lang yan. Umaga, hapon, ganun pa rin yung ginagawa ko. Pagdating ng tanghali, binibigyan ko po ng merienda. Pagdating ng last day, 3 dip na lang po yan. So wala na, 3 dip na lang yan, umaga, hapon. Pagkatapos sa tanghali naman, may saging, dextrose at saka Quaker Oats. Yun binibigay natin. Pagdating sa laban, mga idol, wala na po akong binibigay na tubig dyan. O kung magbibigay man ako ng tubig, kung kailangan, 1 dip lang po talaga. Ang ginagawa kong tubig dyan, mga idol, is yung itlog.
Yung white egg natin, idol, binababad ko po yan sa tubig talaga. So yun yung magpo-produce ng water intake nila sa kanilang katawan para tayo magiging problema. Ngayon, kung gusto nyo mang magbigay ng mga crack corn, pakunti-kunti, kinakailangan nakababad po yan 24 hours para nandun po yung mga tubig. Yun na po yung iinumin ng ating mga alaga manok. Ngayon, kung magbibigay ka naman ng saging, dextrose powder, yun na rin po ang gagamitin nating tubig. Yun. So, depende po kasi yan sa lalabanan natin, idol, no? Ako po kasi, keeping ko o pahinga ng ating mga manok, no, is 7 days. Minsan 5 days, minsan 4 days. Depende po yan sa ating lalabanan. Yan. Kung medyo mabigat po yung ating lalabanan, mas maganda po, mas mahaba yung kanilang keeping, yung pagpapahinga. Pero hindi kisyo na kinikiping mo na yan, idol, is hindi po natin nilalabas. Kinakailangan, pinapagalaw pa rin po natin yung mga idol. Katulad niyan, halimbawa, bago mo ikiping yung isang alaga natin, kailangan hinihiting din po yan, kinakahig-kahig, hinihiting, kinakahig-kahig bago ipasok doon sa kanilang kipingan. Pagdating ng tanghali, ilalabas mo siya, no? Pamimeryendahin mo, depende sa iyo kung ano yung pamimeryendahin mo. Yan lahat po, idol, ay based on my experience. Yon, kahig-kahig din, palakad-lakad, heating bago ipasok ulit. Ganon din sa hapon. Bago ipasok yung idol, hinihiting din uli, pinapalakad-lakad, pinakahig-kahig. Pagkatapos, pagdating sa gabi, pinapalakad na sa gradas yan. Ako, gumagamit pa ako kahit nakakakiping, idol, yung ating mga alaga manok, no? Minsan, nagpapascratch box pa rin ako ng 2 minutes. Yan. Importante po kasi yan para at least makaka-stretching po sila ng maayos. Yan. Hindi po lahat ng pagkikiping is talagang ilagay mo na sa kulungan, mga idol. Kailangan pa rin po nating pinapalakad-lakad yung ating mga manok. Kasi mas nakaka-relax po sila pag nakakalakad po sila. Lalo na pagka 7 days. Yan, no? Minsan ako kasi, idol, mayroon akong flying pen dito na puro talaga buhangin. So napaka-importante po rin po yan, idol, no? Sa mga pagkikiping natin, no, para ma-relax lalo yung ating mga alaga manok. Kasi para ma-adjust po nila yung moisture sa kanilang katawan, is nilalagay ko po sila doon sa buhanginan. So sila ay kumakaykay o naliligo ng kusa. Yan. So 4 days before the fight o 3 days before the fight, magpapaligo ka na para at least shiny na siya. Wala ka nang ibang gagawin dyan kundi magpapalakad-lakad na lang. Hiting-hiting, kunting kahig-kahig. Yun lang ang ginagawa natin, idol. So sana nakatulong kay Boss Edgar natin, no, yung topic for today, para at least matutunan din po ng iba pa nating mga kaibigang sa Mungero yung mga ginagawa po natin about sa pagmamanok, lalong-lalo na sa mga last hour po na pinaka-importanting gagawin natin sa ating mga alaga man. Yun lang po ang maitulong natin sa ating mga manok, idol. Oo, yung ating manok is wala po, hindi po nagsasalita yan, no? Tayo po kusa na gagawa ng paraan para makumpleto po natin yung gusto natin sa ating mga alaga. So, importante, idol, yung monitoring. Yan, kailangan, pinaka-importante po sa lahat yan, sa oras ng laban, yung ating monitoring. So, God bless at sana nakatulong sa inyo. Abangan yung iba pang mga i-upload nating mga videos dito sa Oma Antikinyo GF natin. At abangan nyo rin, mga idol, no, yung ating 21 days conditioning para sa Dr. Blues naman. So, yung 21 days conditioning, i-explain ko lang, is yan talaga yung pagpapahinga ng manok. Ibig sabihin, tinitrain din natin yan, doon na po tayo kukuha ng pagpapahinga kung ilang araw ang gusto nyo. So, doon pa lang po sa pre-con, almost 2 months na po yan na sa pre-con, sinasabak na po sila sa mga exercises. So, God bless again and good luck po sa ating lahat, mga kamanok.